Kabanata 5473. Sa 9 PM oras sa New York, ang Boeing 748 modified private jet na ito ay lumipad mula sa Kennedy Airport at tumungo sa Orris Hill, 10,000 kilometro ang layo. Pagkatapos ng 12 oras ng paglipad, lumapag ang eroplano ng isang pamilya sa Orris Hill International Airport sa alas 9 ng lokal na oras. Ang mga tauhan na dumating ng maaga sa Orris Hill ay nag-ayos ng isang convoy upang dalhin ang matandang mag-asawa, Marshall, Duncan, at iba pa sa Wanliu Villa. Gabi na nang dumating ang convoy sa Wanliu Villa. Sa oras na ito, tahimik at komportable ang Wanliu Villa, at direktang dinala ng kasambahay silang apat sa villa sa gitna. Matapos ang mahigit 10 oras na pagod, medyo pagod na pagod ang apat. Pagkatapos nilang may assign sa kwarto ay bumalik na sila sa mga kwarto para magpahinga. Ang mga solong villa ng Wanliu Villa ay may malaking lugar, na may istrukturang 3 palapag sa itaas ng lupa at isang basement, na may magagamit na lugar na hindi bababa sa 800 hanggang 900 metro kwadrado. Dahil ang lugar ay sapat na malaki, ang bawat kwarto ay idinisenyo upang magkaroon ng isang independenteng suite ng banyo. Ang matandang mag-asawa ay nakatira sa pinakamalaking silid sa 3rd palapag, si Marshall ay nakatira sa tabi nila, at si Duncan ay pansamantalang nakatira sa tapat ng Marshall. Pagbalik sa silid, walang pakialam si Duncan sa pahinga, kaya nagpadala siya ng mensahe kay Charlie, na sinabi sa kanya na nakarating na siya sa Wanliu Villa. Sa oras na ito, si Charlie ay nakahiga sa tabi ni Claire, naghihintay ng ulat ni Duncan. Si Claire sa tabi niya ay nakatulog na, at nang matanggap niya ang balita mula kay Duncan, napuno siya ng emosyon saglit. Ang talagang hindi niya magawang kumalma ng mahabang panahon ay ang pagdating ng kanyang lolo't lola, na hindi sinasadyang nagpaalala sa kanya ng nakaraan, ang araw na pinatay ang kanyang mga magulang. Mula sa sandaling lumipad ang eroplano ni na lolo at lola, puno ng iba't ibang fragment ng insidente ang isipan ni Charlie. Noong naaksidente ang kanyang mga magulang, pumapasok pa rin si Charlie sa mga klase sa paaralan. Ang lagay ng panahon noong panahong iyon ay nasa kalagitnaan na ng huling bahagi ng Hunyo, at magsisimula na ang bakasyon sa tag-araw. Ang panahon sa Orris Hill ay sobrang init at nakapanlulumo noong araw na iyon, na may maitim na ulap na tumatakip sa kalangitan sa mahabang panahon, hanggang sa hapon, na may tunog ng kulog, ang kalangitan ay biglang umulan ng malakas. Napakalakas ng ulan kaya inabot lang ng 10 minuto bago tuluyang natakton ang buong palaruan ng paaralan. Naalala pa ni Charlie na noong mga oras na iyon, may kulog at ulan, at maraming mga bata sa klase ang natatakot at nanginginig. At sa pagkakataong iyon, biglang bumukas ang pinto ng classroom. Si Leon na basang-basa na at natatakpan ng ulan ay sumugod sa silid-aralan kahit ano pa man ang sagabal ng guro. Binuhat si Charlie na nakaupo sa upuan at nagmamadaling lumabas ng silid-aralan. Naalala pa ni Charlie na sa ulan, mayroong higit sa 12 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakasuot ng itim na damit. Nababalot ng ulan ang kanilang mga mukha, at ang kanilang mga damit ay mahigpit na nakakabit sa kanilang mga katawan dahil sa basang-basang ulan, na labis nilang ikinahihiya. Ang ikinagulat pa ni Charlie ay ang bawat isa sa kanila ay may hawak na isang batang lalaki sa kanilang mga bisig na halos magkapareho ang edad, figure, at damit sa kanya. Pagkatapos magutos ni Leon, 12 tao ang kumuha ng 12 bata at mabilis na nagtipon sa orihinal na lugar. Nakakalat sa lahat ng direksyon, niyakap siya ni Leon, tumakbo ng ligaw sa ulan. Nang maglaon, ipinadala si Charlie sa ampunan kung saan siya lumaki. Bago umalis, sinabi niya kay Charlie na ang kanyang mga magulang ay pinatay, at sinabi sa kanya na huwag ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao sa sinuman sa buhay na ito. Ang walang alam na si Charlie ay walang oras na malungkot, nawala si Leon sa ampunan, at mula sa araw na iyon, nanirahan si Charlie sa ampunan bilang isang ulila sa loob ng 10 buong taon. Sa mga unang taon ng 10 taon, namuhay siya na halos hiwalay sa mundo. Noong panahong iyon, nakatanggap siya ng pangunahing edukasyon sa ampunan. Hindi nag-organisa ang orphanage para lumabas sila. Walang mga spring outing, pagwawalis ng libingan, pagbisita, o pagtatanghal. Ang mga batang ito ay nanatili sa ampunan araw-araw. Ang mga tiyahin sa ampunan ay gumawa ng ilang gawaing bahay sa abot ng kanilang kakayahan,
at maging ang mga taniman ng gulay sa ampunan ay madalas na nangangailangan ng mga batang ito upang tumulong sa pagpapanatili sa kanila. Sa oras na iyon, palaging iniisip ni Charlie na ang bahay ampunan ay dapat walang pondo, at napakabihirang matiyak na makakatanggap sila ng edukasyon at magkaroon ng sapat na pagkain. Pero hanggang sa muli niyang nakilala si Sarah, at tinanong niya si Leon, nalaman niyang sa totoo lang, lahat ng ito ay maagang inayos ni Leon. Ang dahilan kung bakit sila inihiwalay ng orphanage ay para protektahan siya ng mag-isa. Ito rin ang mga taon ng paghihiwalay sa mundo na nakatulong sa kanya na maiwasan ang paghahanap ng lahat. Maging ito ay mga kamag-anak ni Charlie, mga kaibigan ng mga magulang, o ang mga kaaway na nais ang buhay ni Charlie, lahat sila ay nagtakda ng kanilang mga target sa mga lugar maliban sa Oris Hill pagkatapos ng ilang taon ng paghahanap ay hindi nagtagumpay. Walang sinuman ang maaaring mag-isip na pagkatapos ng maraming taon at napakaraming tao na naguhukay sa Oris Hill, si Charlie ay nasa lungsod pa rin. Ngayon, pagkalipas ng 20 taon, muling pumunta rito sina Lolo, Lola, at Tiyuhin, at sa mga paglalarawan ni na Duncan at Sarah, alam ni Charlie na hindi sumuko sina Lolo at Lola sa paghahanap sa kanya sa loob ng maraming taon. Kaya sa kaibuturan ng puso ni Charlie, gusto rin niyang kilalanin ang pamilya ng kanyang Lola, kahit papaano ay hindi na mag-alala ang dalawang matanda at sisihin ang sarili sa hindi niya kilalang buhay at kamatayan. Gayunpaman, nang maisip niyang ayaw pa rin ng Warriors Den na paalisin ang pamilya ng kanyang lolo at lola, pansamantala lang niyang mapipigilan ang pag-iisip na ito. Pero nakarating na rin dito sina lolo at lola, at kung tutuusin sa tindig nila, dapat nilang planong tumira dito ng matagal. Siya ay mabubuhay sa ilalim ng kanilang mga ilong sa mahabang panahon sa hinaharap. Sa kasong ito, kailangan niyang tiyakin na hindi ibunyag ang kanyang sarili. Hindi ganoon kadaling isipin ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, kahit punong-puno ng emosyon ang kanyang puso, hindi pa rin niya binago ang kanyang desisyon. Umaasa na lang siya na ang mga lolo't lola, na malapit sa kamay, ay hindi makahanap ng anumang mga palatandaan na may kaugnayan sa kanya. Kuwit. Ngayong gabi, nagpuyat si Charlie buong gabi, ngunit ang kanyang mga lolo't lola, Tiyuhin, at Duncan na nakatira sa Wanliu Villa ay mahimbing na natutulog. Ang matandang si Nicolas ay may sakit sa pagtulog sa mahabang panahon. Hindi siya nakatulog ng buo sa loob ng 10 taon, at nitong mga nakaraang taon, ang oras na talagang makatulog siya ay hindi hihigit sa 5 oras sa isang araw. Kadalasan, nakahiga siya sa kama bandang alas 10 ng gabi, paikot-ikot. Bandang alas 12 ng umaga bago siya halos makatulog. Pero hindi siya makatulog ng mahigit 1 oras, kaya siguradong madjay gising siya bago mag-alas 1, tapos aabutin pa ng 1 o 2 oras para makatulog ulit. Ang pangmatagalang abala sa pagtulog ay naging sanhi ng kanyang mental state na hindi masyadong maganda, na nagtulala din sa paglala ng kanyang Alzheimer's disease sa ibang antas. Ngunit kagabi, ang problemang nagpatuloy ng hindi bababa sa 10 taon ay tila nalutas pagkatapos niyang dumating sa Oris Hill. Pagkatapos niyang maligo kagabi ay natulog siya hanggang madaling araw. Hindi siya nagising ni minsan, ni hindi siya nanaginip, at tila nasa isang pambihirang estado ng mahimbing na pagtulog sa buong gabi. Ganoon din ang naramdaman ng asawa sa gilid. Bagamat wala pang Alzheimer's disease ang matandang babae, tumatanda na ito at mahirap nang masiguro ang kalidad ng pagtulog. Ngunit kagabi, tulad ng matanda, nakatulog siya hanggang alas 7 ng umaga at mahimbing na nakatulog. Dahil nakatulog siya ng mahimbing, ang unang pakiramdam na naramdaman niya nang imulat niya ang kanyang mga mata ay isang hindi maipaliwanag at malakas na pakiramdam ng pagpapahinga. Kabanata 5474. Nang makitang napakaganda ng matanda, hindi niya sinasadyang tinanong siya. Nicolas, paano ka nagpahinga kagabi? Sumandal si Nicolas sa kama, bumubulong pa rin sa hindi makapaniwala, I haven't tulog for many years this steady. Pagkatapos noon, muli niyang sinabi, siguro dahil sa pagod at pagod kahapon, kaya nakatulog ako ng mahimbing. Kaagad pagkatapos, umiling siya sa kanyang sarili, at bumulong, hindi lang dapat ito ang dahilan. Baka may kinalaman ito sa kapaligiran dito. Tiningnan ko ang daan dito kahapon. Parang nasa bundok, at may lawa. Dapat maganda ang ambience pero huli na, kaya hindi ko nakita ng malinaw. Napakaganda nito. Sa ganitong kapaligiran, tiyak na makakapag-relax ng husto ang mga tao.
Bahagyang tumango ang matandang babae bilang pagsang-ayon, at ganoon din ang naramdaman niya. The next second, she suddenly looked at Nicholas in horror, and blurted out, "Nicholas, naaalala mo pa ba ang nangyari kahapon?" Para kay Ginang Anne, sa panahong ito, matagal na niyang nakasanayan na ipaliwanag ang sakit sa asawa sa unang paggising niya araw-araw at ipinakilala sa kanya ang kasalukuyang oras at ang nangyari kamakailan, maging kahapon. Ito ay higit sa lahat dahil ang memorya ni Nicholas ay lubhang lumala. Hindi na niya maalala ang mga pangyayari sa nakalipas na 10 taon. Ang nangyari araw-araw ay tiyak na makakalimutan sa susunod na araw. Gayunpaman, narinig ng matandang babae mula sa pag-uusap ngayon na naalala pa rin ng kanyang asawa ang nangyari kahapon, at ang malabong eksenang nakita niya sa ilalim ng liwanag ng buwan nang dumating siya sa Wanliu Villa sakay ng kotse. Daking gulat niya. Medyo nagulat si Nicholas sa pagkakataong ito, hinawakan ang kanyang noo, at tinanong siya, "Naaalala ko ba ang nangyari kahapon?" Tuwang-tuwang sabi ng matandang babae, "Matagal ka nang nagising kinabukasan. Hindi mo maalala ang nangyari noong nakaraang araw." Pagkatapos, hindi na makapaghintay ang matandang babae na tanungin siya, "Ano ang naaalala mo kahapon? Sabihin mo dali." Kumunot ang noo ni Nicholas, "Naalala ko lang na parang nakaupo kami dumating ang eroplano pagkaraan ng mahabang panahon, at pagkababa ng eroplano, sumakay ako ng kotse at nagmaneho hanggang sa suburb, at pagkatapos ay dahil sa sobrang pagod, natulog." Nagmamadaling tanong ng matandang babae, "Kung gayon naaalala mo ba ang nangyari kanina?" Tinanong siya ni Nicholas, "Gaano kaga?" Nagtanong ang matandang babae, "Naaalala mo ba ang nangyari bago tayo umalis sa Estados Unidos? Naaalala mo ba na nagchat tayo ni Marshall at Duncan sa eroplano bago umalis?" Biglang nataranta ang ekspresyon ni Nicholas, tulala siyang tumingin sa paligid at saka bumaba ang tingin sa mga kamay niya, bumagsak ang ekspresyon niya sa matinding dilema. Matagal niya itong pinag-isipan, ngunit hindi niya maibalik ang alaala bago lumipad ang eroplano. Sinabi niya na may masakit na ekspresyon, "Ano ang nangyayari? Ang pinakamalayo na natatandaan ko ay ang pagbaba ng eroplano at pagmamadali hanggang dito. Wala na akong ibang maalala." Mabilis na inaliw ng matandang babae, "Ayos lang, okay lang, Nicholas, ang sarap mong maalala ang mga ito dahil hindi mo man lang maalala ang nangyari noong nakaraang araw." Habang nagsasalita siya, hindi napigilan ng matandang babae ang pananabik na sabihin. "Sa paglipas ng mga taon, ang iyong kalagayan ay lumalala, at hindi ko nakita ang pag-asa ng isang pagbaliktad, ngunit ngayon ito ay isang napakagandang signal. Mukhang sinabi sa akin ni Mr. Hong na ang lugar na ito ay isang treasured place of geomantic omen, at ito ay totoo. Totoo iyon. Ito na talaga ang tamang oras para pumunta sa Oris Hill." Hindi alam ng matandang babae na ang improvement ng matanda sa unang gabi ng paninirahan sa Wanliu Villa ay dahil sa presensya ni Charlie sa villa na ito. At ang hindi mahalata na maliit na porma sayon ay inilatag. "Huwag tingnan ang porma sayon na ito. Gumagamit lang ito ng rejuvenation pill at ilang espiritual na enerhiya, ngunit ang halaga ng porma sayon na ito ay higit sa 100 bilyon. Ayon sa nakagawian ng matanda matapos siyang magkasakit, ang kanyang mga alaala araw-araw ay parang mga artikulong nakasulat sa dalampasigan. Habang patuloy ang pag-agos ng tubig sa dalampasigan, ang karamihan sa nilalaman sa dalampasigan ay maaanod, at kapag tumaas ang tubig sa gabi, ito ay mawawala. Hugasan ang lahat sa dalampasigan." Kaya naman, nang dumating ang matanda sa Oris Hill kagabi, halos nakalimutan na ang karamihan sa mga alaala ngayon. Nagmamadali siyang sumugod mula sa paliparan hanggang sa Wanliu Villa, nang siya ay nasa villa na ito at lihim na pinapakain ng pump a bottle na tableta ni Charlie, ang kanyang memorya ay agad na pinalakas sa ilalim ng epekto ng pagbuo. Kaya lang, naaalala pa rin niya ang nangyari pagkababa ng eroplano, pero hindi niya maalala ang lahat bago bumaba ng eroplano. Tuwang-tuwa ang matandang babae sa oras na ito, mabilis niyang sinabi sa matanda, "Kailangan kong sabihin kay Marshall ang mabuting balita ng mabilis." Pagkatapos, hinaila niya ang matanda at sumakay sa elevator papunta sa unang palapag. Sa oras na ito, sa malaking restaurant sa unang palapag, ang mga katulong ay naghanda na ng masaganang almusal. Si Marshall at Duncan ay nakaupo na sa hapagkainan na puno ng enerhiya, nilalamon ang lahat ng uri ng magagandang almusal.
Hindi lang ang matandang mag-asawa ang nakadama na mayroon silang isang solid at komportabling tulog noong gabing iyon, pareho ang pakiramdam ng dalawa. Pakiramdam ng dalawa ay parang bumalik sila sa walang puso at masiglang edad na 17 o 18 taong gulang. Matapos maubos ang lahat ng kanilang lakas sa araw, maaari silang agad na makatulog sa kama. Nang makita ang matandang mag-asawang paparating, mabilis na tumayo ang dalawa at nag-hello, habang nag-aalalang nagtanong si Marshall, nanay at tatay, kumusta ang tulog ninyong dalawa kagabi? Tuwang-tuwang sinabi ng matandang babae, nakatulog ako ng mahimbing, at hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang magandang balita, naaalala pa rin ng matanda ang nangyari kahapon. Talaga, nagulat si Marshall na nahulog ang mga fritter mula sa kanyang mga kamay, tumingin siya sa kanyang namumulang ama at nagmamadaling nagtanong. Dad, naaalala mo pa ba ang lahat ng nangyari kahapon? Sinabi ng matanda, naaalala ko ang bahagi nito, mula nang bumaba ako ng eroplano at pumunta rito, naaalala ko ito ng napakalinaw, at hindi ko na ito matandaan ng malinaw bago iyon. Sumimangot si Marshall, naalala ko lang na sinabi ko kay Duncan na ang lugar na ito ay tila isang treasure land ng Geomantic Omen. Pagkatapos kong matulog dito, sobrang relaxed ang buong katawan ko. Ganoon din daw ang nararamdaman niya, at naisip ko na baka may nangyari sa aming dalawa. Hallucinations or delusion, hindi ko ine-expect na pareho kayo ng nararamdaman. Ang mas hindi ka panipaniwala ay ang tatay, naaalala mo pa ang nangyari kahapon na sobrang nakakamangha. Tumingin siya kay Duncan na nasa tabi niya at nagtanong, Duncan, sa tingin mo ba ay may metapisiko dito? Tumango si Duncan na may ngiti sa gilid, at sinabing, medyo magical talaga ang bagay na ito, at higit sa lahat, nararamdaman ko talaga ang kahangahangang bagay nito. Baka may metaphysical tungkol dito. Bagamat sinabi ito ni Duncan, lubos niyang alam na ang kahangahangang pagbabagong ito ay tiyak na hindi metapisiko, at dapat itong magkaroon ng hindi mapaghihiwalay na relasyon kay Charlie. Natitiyak pa niyang si Charlie ang sumulat nito. Tumalabas na si Duncan ay hindi naniniwala sa metapisika, ngunit dahil siya ay nailigtas ni Charlie, hindi lamang siya naniwala sa metapisika kundi nabigla din dito. Bukod dito, siya mismo ay isang tiktik at napakasensitibo sa lahat ng uri ng impormasyon. Bagamat hindi sinabi ni Charlie sa kanya ang misteryo ng villa na ito. Ngunit sa tawag sa telepono kay Charlie, bago siya dumating, partikular na ipinaliwanag sa kanya ni Charlie, dapat nating tiyakin na ang matanda at ang matandang babae ay nakatira sa villa na ito, at subukang hayaan silang manatili hanggat maaari. Originally, hindi rin niya maintindihan. Sa isang banda, ayaw makilala ni Charlie ang matandang mag-asawa, at sa kabilang banda, gusto niyang manatili sila rito ng mas mahabang panahon. Malinaw na nagkaroon ng contradiction sa pagitan ng dalawa. Ngunit ngayong umaga, nang magkaroon ng ganitong kahangahangang pakiramdam ang kanyang katawan, napagtanto niya na ito talaga ang tunay na layunin ni Charlie. Malaking gulo na ang ginawa ni Charlie dito para makakuha ng maraming physical improvement ang mga nakatira dito. Siguro, hanggat nananatili pa ang matanda dito ng ilang araw, madaling mareresolba ang mga problemang dulot ng Alzheimer's disease. Sa pag-iisip nito, mas hinangaan din ni Duncan si Charlie. Bagamat hindi niya gustong kilalanin ang kanyang mga lolo't lola, talagang pinaghirapan niyang tumira. Sa oras na ito, masayang sinabi ng matandang babae, isang araw pa lang mula nang dumating tayo dito ay nakikita ko na ang napakalaking improvement. Kung mananatili pa tayo dito ng ilang araw, baka gumaling na ang sakit na ito ng mag-isa. Pagkatapos nito, naalala niya, mabilis na tumingin sa matandang lalaki sa gilid, at tuwang-tuwang sinabi. Nicholas, simula ngayon, subukan mong alalahanin ang lahat ng nangyari ngayon, bawat detalye, at lahat ng narinig at sinabi mo sa iba. Sa madaling salita, suriin natin ito bukas ng umaga upang makita kung gaano karaming alaala ang maaari mong mapanatili ngayon. Kabanata 5475. Nang marinig ang sinabi ng matandang babae, nabigla si Duncan. At umirap siya, tita. Ang ganda ng idea mo. Pagkatapos noon, agad niyang kinuha ang kanyang mobile phone, binuksan ang video recording at sinabing. Salaitan tayo para i-record ito para kay Uncle Marshall, magmadali at ayusin ang isang tao na bumili ng ilang mga action camera na maaaring dalhin sa iyo upang mag-record ng walang tigil.
Kapag nagpapahinga si Uncle sa gabi, ipapa-import niya ang lahat ng footage sa computer at i-cut ito. I-replay natin ito bukas. Tuwang-tuwa din si Marshall. At walang pag-aalinlangan na sinabi niya, okay. Aayusin ko na. Sinabi muli ng matandang babae, sa tingin ko ay talagang maganda ang kapaligiran dito. Nicholas, kain tayo dali, at ipapasyal kita sa tabi ng lawa. Maaaring magkaroon ito ng mas mahusay na mga resulta. Nang marinig ito, mabilis na sinabi ni Duncan, Tita, mayroon akong ilang hindi pagkakasundo sa puntong ito. Sa tingin ko, mas mabuti para sa inyo ni Uncle na manatili sa villa na ito at huwag pumunta kahit saan. May kain na hinalang tanong ng matandang babae, Duncan, ano ang iniisip mo? Mataimtim na sinabi ni Duncan, Tita, para sabihin sa iyo ang totoo, lumabas ako para mamasyal pagkatapos gumising ng maaga sa umaga. Sa totoo lang, kahit na maganda ang kapaligiran dito, malayo ito sa pakiramdam ng isang paraiso. Ito ay walang iba kundi isang gilid ng bundok na may isang maliit na lawa, at pagkatapos ay mayroong higit pang mga puno ng willow. Sa totoo lang, wala sa Orris Hill ang ganitong uri ng kapaligiran. Sa lungsod, syempre, ito ay itinuturing na napakahusay, ngunit kumpara sa Ann Family Manor. Sa tingin ko ito ay mas masahol pa, walang dahilan kung bakit ang mga bundok at ilog dito ay mas mahusay kaysa sa Ann Family Manor. Sa pagsasalita tungkol dito, nagtapos si Duncan na, kaya nararamdaman ko na kung ang ganitong uri ng pisikal na pagpapabuti ay talagang isang uri ng metapisika. Kung gayon ang misteryo ng metapisika na ito ay dapat nasa bahay na ito, hindi sa panlabas na kapaligiran. Napaupo ang matandang babae na nag-iisip, tumango. Pakiramdam niya ay may kabuluhan ang sinabi ni Duncan. Kung pag-uusapan ang natural na tanawin. Ang lakas ng hardware sa labas ng gate ng Wanliu Villa ay hindi kayang tumugma sa antas ng isang 1A na magandang lugar sa China. Gayunpaman, ang manor na nanirahan sa Estados Unidos ay halos nasa parehong antas ng isang 5A level na magandang lugar. Kung sasabihin na ang mga pagbabago sa katawan ng bawat isa ay apektado ng kapaligiran. Mukhang hindi ito ang kaso para sa isang lugar tulad ng Wanliu Villa. Sinabi ni Duncan kay Marshall sa oras na ito, nga pala, Marshall. Ang mga katulong ba na dumating dito ng maaga ay nakatira sa ibang mga villa? Oo. Tumango si Marshall, at sinabing, lahat ng mga katulong at bodyguard ay hindi nakatira sa villa na ito. Ang akala ko noon ay ang villa na ito ay nakalaan para sa pamilya ni Anna Taitirhan. At ang mga katulong ay kailangan lamang na pumasok sa araw upang gumawa ng ilang pang-araw-araw na gawain. Sinabi ni Duncan, maaari mong tanungin sila tungkol dito sa gilid. Tanungin sila kung nakadama sila ng anumang malinaw na pagbabago sa kanilang mga katawan sa ilang araw na sila ay nanirahan dito. Agad na kinuha ni Marshall ang kanyang mobile phone, tumawag sa kasambahay, at kumonsulta sa gilid. Ang mga kasambahay at katulong na dumating ng maaga ay nakatira sa ilang nakapalibot na villa. Ngunit ayon sa kanilang mga paglalarawan, wala silang anumang espesyal na damdamin nang tumira sila rito ng ilang araw. Dahil dito, mas sumang-ayon din si Marshall sa pahayag ni Duncan. At naramdaman na ang dahilan kung bakit gumaan ang alaala ng kanyang ama. At ang dahilan kung bakit ang iba ay nakaramdam ng sobrang relax, marahil ay namamalagi sa villa na ito. Sa makatuwid, sinabi ni Marshall, Tatay, Nanay, huwag kang lumabas nitong ilang araw. Subukan mong manatili sa villa na ito ng 24 na oras, at tingnan kung bubuti ang kalagayan ni Tatay. Nagmamadaling sinabi ng matandang babae, plano ko ring pumunta sa lugar kung saan nakatira ang kapatid mo noon. Tinanong ko ang isang tao na suriin ito dati. Mukhang ang lumang bahay ay binili ng dating asawa ng panganay na anak ni Eastcliff Sue. Kumunot ang noo ni Marshall at nagtanong, ang dating asawa ng panganay na anak ni Sue. Ex-wife ba ni Zin? Oo. Bahagyang tumango ang matandang babae. Mukhang nagulat si Marshall, ang dating asawa ni Zin, bakit niya binili ang tirahan ng kapatid ko at ng bayaw ko? Oh, lagi niyang namimiss ang bayaw mo sa loob ng maraming taon. Noong nakaraan, nagalit niya ang pamilya so dahil sa pagbid para sa lumang bahay na yun. At muntik nang maalis ng pamilya Sue. Sa oras na yun, medyo malaki ang insidente, at narinig namin ito sa Estados Unidos.
Oo. Tumanggo si Marshall at sinabi, hindi ko alam ang mga partikular na detalye. Ang alam ko lang ay kilala na ang iskandalo na gustong patayin ng matandang lalaki ng pamilyang Su ang kanyang manugang. Hindi ko inaasahan na dahil dito. Kaya, muling sinabi ni Marshall, kung gayon, hayaan mong magpahinga si tatay dito, at sasamahan kita doon. Sinabi ng matanda nang hindi nag-iisip, hindi, pupunta rin ako. Kabanata 5476. Nagmamadaling sinabi ni Marshall, tatay, dapat kang magtanim ng mabuti sa villa. Naghihintay pa rin kaming suriin ito kasama ka bukas, upang makita kung gaano mo maaalala bukas. Kinawayan ng matanda ang kanyang kamay, maaari mong i-replay ito anumang oras, at maaari mong i-replay ang laro bukas sa makalawa. Dahil pupunta ang iyong ina sa bahay ni Margaret. Gusto ko ring sundan ang lugar. Magsasalita pa sana si Marshall, ngunit humakbang ang matandang babae at sinabing, Marshall, tama ang tatay mo, dito tayo titira kahit saglit. Wala ang replay ngayon, sabay tayo. Nakita ni Marshall na nagsalita ang kanyang ina, kaya tumigil siya sa pagsasalita, tumanggo kaagad, at sinabi, sige, ma, kakain muna kayo ni tatay, at ako na ang mag-aayos. Agad namang komandat si Marshall kay Duncan, at umalis ang dalawa sa restaurant at pumunta sa courtyard. Sa oras na ito, tumingin si Marshall kay Duncan at tinanong siya. Siya nga pala, Old Lee, ayon sa iyong karanasan. Babalik ba ang aking pamangkin sa lumang bahay na iyon pagkatapos ng maraming taon? Kung magsisimula tayo sa lumang bahay, makakakita ka ba ng anumang nauugnay na mga pahiwatig? Tumanggo si Duncan at sinabing, posible namang emosyonal na mga hayop ang mga tao. At ang karamihan sa mga tao ay may ganitong uri ng balangkas. At sa lahat ng kaso kung saan ang mga sospek ay nakatakas at naaresto, higit sa kalahati ng mga sospek ay nahuli lahat ng sila ay tahimik na umuwi o nakipag-ugnayan sa kanilang mga miyembro ng pamilya. Ang huling alaala ni Charlie at ng kanyang mga magulang ay nasa lumang bahay na iyon. At dapat siyang lahat ay bumalik at tingnan. Muli niyang sinabi, gayunpaman, 20 taon na ang nakalipas. Kahit na bumalik si Charlie, sa napakahabang timeline ng 20 taon. Maaaring mahirap makahanap ng anumang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig. Totoo yan. Bahagyang tumanggo si Marshall, at sinabing, kung tutuusin, 20 taon na. Kahit na bumalik si Charlie, natatakot ako na walang paraan upang malaman ito. Gusto ni nanay na bisitahin ang lumang bahay, marahil higit pa dahil gusto niyang pumunta sa lumang bahay. Tingnan mo ang lugar kung saan nakatira ang pamilya ng kapatid ko. Tumanggo si Duncan at sinabing, naiintindihan ko ito ng husto. Alam na alam ni Duncan na ang mga kamay at mata ni Charlie ay nasa Oris Hill, at ang bagay na ito ay malamang na naayos na noon pa man. Kahit na matagpuan siya ni Marshall sa pintuan ng bahay, hanggat ayaw siyang makita ni Charlie, imposibleng makahanap si Marshall ng anumang partikular na pahiwatig. Tulad ng para sa kanyang sarili, iniligtas ni Charlie ang kanyang buhay, kaya syempre imposibleng ipagkanulo si Charlie. Higit pa rito, nararamdaman din niyang hindi talaga angkop si Charlie na kilalanin ng isang pamilya sa ngayon. Kaya't maaari lamang niyang sundin ang pekeng hitsura upang magbigay ng mga mungkahi. Hanggat sa wakas ay ginabayan niya sila upang maiwasan ang mga ito na talagang matuklasan ang mga pahiwatig ni Charlie, ang kanyang misyon ay matatapos. Sa oras na ito, sinabi muli ni Marshall, siya nga pala, Old Lee. Naisip mo na bang imbestigahan ang benefactor na nagligtas sa iyong buhay? Nagulat si Duncan, at sinabing, nandito ang benefactor na nagligtas sa akin. Kahit na gusto ko siyang hanapin, wala akong anumang pahiwatig. Umiling si Marshall, hindi sa walang pahiwatig, at nasa Oris Hill. Sinadya siyang tinanong ni Duncan, Marshall, ano ang ibig mong sabihin? Seryosong sinabi ni Marshall, sinabi ko sa iyo ang tungkol sa rejuvenation pill auction na nilahukan ko sa Oris Hill. Hanggang sa inatake ang pamilya ni Ann sa New York at ang pamilya namin ay nailigtas niya. Hindi ko naisip ang tungkol sa clue ng rejuvenation pill. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Marshall kay Duncan at sinabing dahan-dahan, ngunit dahil sinabi mo iyan pagkatapos mong iligtas ng gamot ng benefactor.
Naramdaman ko na ang taong nagpino ng rejuvenation pill at ang taong nagligtas sa iyo at sa pamilya ni Anne ay dapat na pareho. Nagtatakang tanong ni Duncan sa kanya, "What do you mean? Benefactor ba yan sa Oris Hill?" Sinabi ni Marshall, "Hindi ko alam kung siya ay nasa Oris Hill. Ngunit mayroong isang tao sa Oris Hill na nakakakilala sa kanya, iyon ay Warnia Song mula sa pamilya ng Song sa Oris Hill." Warnia Song. Mukha namang naguguluhan si Duncan. Ipinaliwanag ni Marshall, ang pamilya ng Song ay isa sa mga nag-organisa ng rejuvenation pill auction noong araw na iyon, at si Warnia ang may-ari ng pamilya ng Song. Kasabay nito, siya rin ang auctioneer ng auction. Ang mga pahiwatig na ito ay nagsasama-sama, paano niya hindi makikilala ang benefactor, kung ito ay hindi isang multo? Nang inag ang puso ni Duncan, at sinabi niyang may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Marshall, may dakilang kapangyarihan ang benefactor na iyon. Dahil ayaw niya tayong makilala ng totoo niyang mukha, bakit natin siya iniimbestigahan ng ganito? Angkop ba? Hindi angkop. Tumango si Marshall nang hindi nag-iisip, ngunit pagkatapos ay mariing sinabi, si Matandang Lee, ang aking kapatid na babae, at ang aking bayaw ay pinatay sa Oris Hill. At ang aking pamangkin ay nawala din sa Oris Hill. At ngayon, ang mga pahiwatig ng benefactor ay konektado din sa Oris Hill, palagi kong nararamdaman, maaaring mayroong ilang uri ng koneksyon dito. Mabilis na tanong ni Duncan, "Nako, hindi mo ba iniisip na ang benefactor na pinag-uusapan natin ay ang iyong malaking pamangkin, di ba?" Ikinaway ni Marshall ang kanyang kamay, "Malamang hindi yun, iniisip ko, baka nagkataon lang na iligtas siya." Si Duncan ay umubo ng dalawang beses, at sinabing, "Ikaw, huwag mo nang isipin iyon, hindi mo nakita ang pagpapalagay na ito, ito ay napakalapit sa plot ng martial arts. At saka, hindi galing sa pamilya mo ang benefactor, bakit nila iniligtas ang pamangkin mo sa Oris Hill 20 years ago? At lumipad sa Estados Unidos upang iligtas ang iyong pamilya at ako pagkatapos ng 20 taon." Nahihiyang sinabi ni Marshall, "Oo. May katuturan ang sinabi mo. Gayunpaman, kahit na walang kinalaman ang benefactor sa mga pahiwatig ng aking pamangkin. Iniligtas niya ang aming pamilya, kaya gusto kong maglaan ng oras upang bisitahin si Warnia at tingnan kung makakakuha ako ng anumang mga pahiwatig mula sa kanya. Kahit na itikom niya ang kanyang bibig sa amin, tiyak na matutulungan niya akong maghatid ng ilang mga salita sa benefactor." Kabanata 5477. Makalipas ang 20 minuto, sinamahan ni Marshall ang matandang babae sa lumang bahay ng mga magulang ni Charlie. Mabilis na umalis sa Juan Liu Villa ang bulletproof convoy ng isang pamilya at nagtungo sa lumang lungsod. Kasabay nito, nagmamaneho din si Charlie sa direksyon ng Juan Liu Villa mula sa urban area. Nagplano siyang pumunta sa Champs Elysees Hot Spring. At ang Juan Liu Mountain Villa ay napakalapit sa Champs Elysees Hot Spring sa isang tuwid na linya. Pinaghihiwalay lamang ng 2 burol. Karamihan sa mga ruta ay nagsasapawon. Sa expressway palabas ng lungsod, nakita ni Charlie ang isang convoy na paparating mula sa kabilang direksyon. Bago siya umalis, nagpadala ng mensahe si Duncan na nagsasabi sa kanya na ang kanyang lola ay bibisita sa lumang bahay ng kanyang mga magulang ngayon. Kaya kahit na ang 2 panig ay dumaan sa isa't isa sa napakabilis na kamag-anak na bilis. Masasabi pa ni Charlie na convoy ito ni Anne. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay hindi masyadong kasali. Nagpaliwanag na siya sa mga dapat tustusan. Naniniwala siya na sa kanyang karaniwang personalidad at prestihiyo. Walang sino man sa Oris Hill ang maghahayag ng kanyang pagkakakilanlan sa kanyang mga lolo't lola. Pagdating sa Champs Elysees Hot Spring Hotel, sinimulan na ni Mateo ang bagong araw ng pagtuturo. Pagdating ni Charlie, nakita niyang lahat ng estudyante ay nakatutok sa kanilang pag-aaral. Kaya hindi siya pumasok para istorbohin sila. Pinagmasdan lang niya ang sitwasyon ni Nanan Ako at Aoshu sa bintana. Sa oras na ito, ang 2 batang babae ay nakaupo na nakakrus ang paa sa futon. Sumusunod sa patnubay ni Mateo, ipinikit ang kanilang mga mata at inilipat ang kanilang tunay na enerhiya. Nagulat si Charlie nang makitang ang katawan ni Nan Ako ay nagpakita na ng mga senyales ng tunay na sirkulasyon ng chi. Tila sa loob lamang ng ilang araw, nakabisado na niya ang misteryo ng panloob na pagmamasid.
at ang susi sa pagbabago ng tunay na enerhiya sa katawan. At natapos na niya ang entry stage ng martial arts na talagang humanga kay Charlie. Para naman kay Ao Shu sa tabi niya, nararamdaman din ni Charlie sa oras na ito na may ilang enerhiyang katulad ng totoong chi na nabuo sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin niya tunay na mapagtanto ang buong operasyon ng totoong chi sa kanyang katawan. At ang estado ng kanyang dantian, meridian, at totoong chi sa kanyang katawan ay parang sistema ng kuryente ng kotse sa panimulang estado. Ngunit ang starter ay hindi pa umabot sa bilis na kinakailangan para sa makina upang talagang mag-apoy at tumakbo. Bagamat hindi ito ganap na matagumpay, hindi bababa sa kalahati nito ay naging matagumpay. Hanggat patuloy silang nagsusumikap sa direksyong ito, naniniwala siya na hindi magtatagal bago nila matagumpay na mapagtanto ang buong operasyon ng totoong enerhiya. Mukhang mas malala nga ang talento ni Ao Shu kaysa kay Nanako. Bukod sa kanilang dalawa, mas nabahala din si Charlie sa status nina Isaac at Orville. Kaya't ibinaling niya ang atensyon sa dalawa at napag-alaman na ang magkapatid ay nasa yugto pa rin ng mga walang ulong manok sa mga oras na ito, hindi man lang namalayan ang panloob na tanawin. Mga mata, ngunit ngumingiti sa lahat ng oras, tila ang puso ay nagpapalakas sa isang tiyak na direksyon. Kahit na si Isaac ay hindi kasing bangis ni Orville. Laging nakakunot ang kanyang mga kilay na parabang puno ng pagdududa. Alam na alam ni Charlie na ang dalawang taong ito ay parehong natigil sa pangunahing punto ng pagtingin sa loob. Kung imposibleng mapagtanto ang endoscopic view, kung gayon imposibleng mahanap ang mga tiyak na posisyon ng mga meridian at dantian, at mas imposibleng patakbuhin ang totoong enerhiya, ang mga endoscopic na bagay ay napaka-misteryoso. Tulad ng mga guro ng vocal music na laging nagsasalita tungkol sa chest cavity resonance at resonance ng lukab ng ulo. Ang mga taong nakakaunawa nito ay mauunawaan ito sa sandaling makita nilang darating ito. Para sa ganitong uri ng bagay, ang isa ay dapat huminahon at mag-explore ng dahan-dahan. Sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa konteksto posible ang tagumpay. Kasabay nito, Old Town ng Oris Hill. Ang orihinal na kapansin-pansing convoy ng isang pamilya ay naghiwalay bago pumasok sa lumang lungsod. Ginagawa itong hindi gaanong kapansin-pansin. Pero lahat ng sasakyan ay mahigpit pa ring binabantayan ang commercial vehicle na sinasakyan ng lola at tiyuhin ni Charlie. Sa lumang bahay ng mga magulang ni Charlie, nag-almusal na sina Liana at Zio. Nagbihis ng maigsi si Zio, kinuha ang kanyang handbag, at sinabi kay Liana. Nay, pupunta ako sa School of Finance and Economics. Tumango si Liana, at nagtanong, dahan-dahan ang pagmamaneho sa kalsada, babalik ka ba para kumain sa tanghali? Sinabi ni Ziyu, hindi ako babalik sa tanghali. Kakain ako kasama si Melba sa cafeteria ng School of Finance and Economics. Bilang ang taong namamahala sa ISU Ship ang isa sa kanila, si Ziyu, ay araw-araw nakasama ni Melba nitong mga nakaraang araw. Pagpunta sa Oris Hill University of Finance and Economics para hanapin ang ama ni Melba, para ma-recharge ang kanyang mga aralin. Ngayon, palaki ng palaki ang negosyo ng ISU Shipping. Ang bahagi ng merkado at kita sa pagpapatakbo ay lalong tumataas. Kahit na ang dalawang batang babae ay walang anumang problema sa pagpapatakbo ng isang malaking stall na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Ang bilis ng pag-unlad ng kumpanya ay masyadong mabilis. Pareho silang nag-aalala na ang pinakamataas na limitasyon ng ISU Shipping ay magiging limitado dahil sa kanilang kakulangan ng karanasan at kakayahan. Kaya't hinahanap nila si Mr. Watt upang i-refresh ang kanilang mga natutunan sa mga araw na ito. Pagkatapos ng lahat, si Pollard ay isang nangungunang propesor ng ekonomiya, at mayroon din siyang mayamang praktikal na karanasan at kaalaman. Para sa dalawang dalaga, para siyang gabay. Nagpapalit ng sapatos si Zio at naghahanda ng lumabas nang marinig niya ang malutong na katok sa pintuan ng courtyard. Upang mapanatili ang orihinal na lasa ng lumang bahay na ito sa pinakadakilang lawak. Pinili ni Liana ang bakal na pinto ng bakod bilang pintuan sa looban. Bagamat walang doorbell, ang tunog ng pagkatok ng pinto ay kasing linaw ng tansong kampana. At maririnig ito sa kwarto. Medyo naguluhan si Zio. At bamulong, sino ang pumunta sa bahay ng napakaaga? Baka si Mr. Wade. Bakit hindi niya nabanggit?
Kung sobrang sensitive niya, paano siya pumunta dito ng ganyan? Habang nagsasalita siya, nagmamadali siyang nagsabi, lalabas ako at titingnan. Kabanata 5478. Agad namang nagpalit ng tsinelas si Lionel sa labas, binuksan ang pinto, at lumabas. Sa pamamagitan ng bakal na tarangkahan, nakita niya ang isang matandang babae at isang medyo may edad na lalaki na nakatayo sa labas ng gate. Ang dalawang ito ay lola at tiyuhin ni Charlie. Gayunpaman, ang lola ni Charlie ay halos hindi nagpakita sa harap ng media sa loob ng maraming taon. At si Marshall ay halos hindi nakikitungo sa media dahil siya ang namamahala sa loob at hindi sa labas. Kaya hindi nakilala ni Lionel ang dalawa. Pumunta siya sa pinto at nagtanong, sino ang hinahanap ninyong dalawa? Ang matandang babae na nasa labas ng pinto ay tumingin kay Lionel, bahagyang ngumiti, at tinanong siya. Maaari ba akong magtanong, ikaw ba si Ms. Lionel Du? Nang marinig niya ang kanyang sariling pangalan, nagmamadali siyang nagsabing, Tita, masyado kang magalang. Ako si Lionel, maaari ko bang tanungin kung sino ka? Nakangiting sabi ni Old Lady Anne. Ako ang biyena ni Chang Ying Wade, ang ina ni Margaret, si Samantha Weng. Habang sinasabi niya ito, itinuro niya si Marshall sa tabi niya, at ipinakilala. Ito ang panganay kong anak at nakababatang kapatid ni Margaret, Marshall. Ah, nagulat si Lionel sa matandang babae at napabulalas. Ikaw si Tita Ann. Pasok ka, Mr. Ann, pasok ka. Pagkasabi niya noon ay agad niyang binuksan ang pinto. Noong una, hindi maintindihan ni Lionel kung bakit siya pinuntahan ni Mrs. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na ang layunin ng pagpunta ng matandang babae dito ay dapat na walang kinalaman sa kanya. Kasabay ng ipinaliwanag ni Charlie noon, napagpasyahan niya kaagad na pumunta si Mrs. Ann dito para maghanap ng mga pahiwatig tungkol kay Charlie. Nagpasalamat ang matandang babae at sumunod kay Lionel at pumasok. Sa oras na ito, lumabas din si Ziyu mula sa panloob na pintuan. Nakita ang isang matandang babae at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naglalakad papunta sa bakuran. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting tuliro. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling nagpakilala si Lionel sa kanilang dalawa. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ito ang anak kong si Ziyu. Ziyu, ito ay sina Lola Ann at Tio Ann mula sa Estados Unidos. Lola Ann, walang malay na sabi ni Ziyu. Hindi ba Mr.? Noong una ay gusto niyang sabihin na hindi ito ang lola at tiyuhin ni Mr. Wade. Ngunit nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, agad siyang nagulat. Halos ipagkanulo niya si Charlie nang hindi sinasadya, kaya mabilis niyang sinabi nang hindi nagpapakita ng anumang bakas. Di ba biyenan niya ni Uncle Wade? Curious na tanong ng matandang Madam Ann, kilala rin ni Miss Sue si Chang Ying. Mabilis na ikinaway ni Ziyu ang kanyang kamay, Lola, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko alam Tio Wade. Narinig ko ito sa iba dati. At pagkatapos lumipat ang aking ina dito, narinig ko ito mula sa aking ina. Kaya ganito, bahagyang tumango si Mrs. nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, sinuri niya ang nakaraan ni Lionel at Chang Ying bago siya dumating. At alam din niyang matagal nang iniisip ni Lionel si Chang Ying. At kahit muntik nang mamatay. Kaya lang, medyo awkward ang pagbisita kay Lionel. Pagkatapos ng lahat, ang maamo at intelektual na babae sa kanyang harapan ay, sa isang tiyak na lawak, ang karibal ng kanyang anak na babae sa pag-ibig. At siya ay malupit na natalo ng kanyang anak na babae. Sa katunayan, hiyang-hiya rin si Lionel. Mahal niya si Chang Ying sa loob ng maraming taon. Pero hindi niya akalain na isang araw, pupuntahan siya ng biyenan ni Chang Ying. Upang maibsan ang kakaibang kapaligiran, sinabi niya kay Ziyo. Ziyo, hindi ka ba papasok sa school? Gabi na, alis ka na. Tumango si Ziyo, at magalang na hinarap ang matandang babae at Marshall. Lola, Tio, mag-usap kayong dalawa ni nanay. May gagawin ako kaya aalis muna ako. Tikas na magalang silang dalawa. Sa imbitasyon ni Lionel, pumasok sila sa panloob na pintuan ng lumang bahay na ito. Sa sandaling pumasok siya sa silid, nakita ng matandang babae na ang estilo ng dekorasyon dito ay pareho pa rin ng 20 taon na ang nakaraan. At nang maisip niya ang kanyang anak, manugang, at apo. Ito ang huling lugar na kanilang tinirahan bago sila mamatay.
Tumulo ang luha. Sa takot sa mga impresyon ni Lina, mabilis siyang tumalikod upang panasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang manggas. Saka ngumiti at sinabi kay Lina, "Ms. Du, para sabihin sa iyo ang totoo. Ito ang unang beses na pumunta ako dito sa loob ng maraming taon. Salamat sa pagpapanatili ng lugar na ito. Mukhang mahusay." Nagmamadaling sinabi ni Lina, "Tita, huwag mo akong tawaging Ms. Du, tawagin mo na lang akong Lina." Bahagyang tumango ang matandang babae at tinanong siya, "Lina, I take the liberty to come here para abalahin ka. May gusto akong itanong sa'yo." Alam ni Lina kung ano ang itatanong ng matandang babae, ngunit kusa pa rin itong nagtanong sa kanya. "Tita, ano ang gusto mong malaman?" Bamantong hininga ang matandang babae, at tahimik na sinabi, "Pagkatapos ng aksidente ni Na Changying at Margaret, hindi alam ang kinaroroonan ng anak nila. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses na naming hinanap ang buong mundo. Pero wala kaming nakitang clues na related sa kanya. Gusto ko malaman. Mula nang dumating ka dito, nakakita ka na ba ng mga kainahinalang binata sa edad na 27 o 8? Sino ang nanunood at gumagala dito?" Nagsinungaling lang si Lina at sinabing, "Auntie, to be honest, wala akong napansing tao, ito ang lumang lungsod ng Oris Hill. Ang density ng populasyon ay napakataas, at ang mga taong nakatira sa paligid ay napakagulo rin. Ang mga tao ay dumarating at umaalis araw-araw, wala talaga akong alaala ng sinumang kumikilos ng kainahinala." Sabi ng matandang babae na may dismayadong ekspresyon, "Si Charlie ay napakamapagmahal mula noong siya ay bata pa. At siya ay napakamatulungin sa kanyang mga magulang. Kung nabubuhay pa siya sa loob ng maraming taon, tiyak na babalik siya at titingnan."